Kunwari, ito yung unan mo, and then ilagay nyo po yan dito, okay? Sa ilalim ng unan nyo po kung saan po kayo natutulog. Hello everyone! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Today, tayo po ay magbabahagi ulit ng another gabay na may kinalaman ngayong darating na full moon. Maraming pamamaraan paano natin gamitin o hatakin ang swerte sa pamamagitan lamang po ng dahon ng laurel. Unang-una nga po dyan na pwede natin i-rekomenda ay ang pagsusunog ng dahon ng laurel. Isa yan sa mga simple at napaka-epektibong pamamaraan na pwede natin gawin sa dahon ng laurel. Maaari din po tayo magsulat dito, no? Marami. It's either 2021, 1212, 1111, o di kaya 8888. Na ibig sabihin po nito ay prosperity, abundance, wealth, money, and good luck. At syempre, bago nyo po ito sunugin, kailangan sabihin nyo na po yung mga intention nyo po. Okay, sabihin nyo po. Then after that, kapag nasabi mo ng intention mo, at syempre sabihin o iusal lamang ang mantra na I claim it ng 3 beses din. Okay? At syempre, kukuha lang po tayo ng mga kandila and then susunugin lamang po natin ito. And then, ang abo nito ay ilalagay natin dito sa mga lagayan. At syempre, maaari din po natin itong isaboy sa hangin. O di kaya sa mga inodoro o lababo. Ayan, ganito po ang pagtatapon ng abo ng dahon ng laurel. Pangalawa na isa rin na pwede natin i-recommenda ngayong darating na full moon ay ang paglalagay ng dahon ng laurel dito sa mga pera. Okay? Mas maganda maglagay ng mga laurel po kapag full moon. Ayan, kumuha lamang po ng isang piraso na dahon ng laurel and then ilalagay nyo po dito sa pagitan ng iyong pera. Okay, ilalagay nyo po yun sa gitna and then saka nyo na po ito titiklopin. Ayan, then after that, maaari mo nang sabihin dito yung layunin nyo po yung intention. Maaaring sabihin natin na pera ko ay dadami, ayan, magmo-multiply pa, ayan, dadami ang pera ko, tuloy-tuloy lang ang pasok ng pera, hindi na ako mauubusan ng pera, ayan, ako ay makakabayad ng utang, ako ay magkakapera para makabayad ng utang, mga ganun. So, depende po na may kinalaman po sa pera, mga ganyan. So, ilagay nyo po dito. Okay? And then, kapag nasabi mo na po ito, nabulong nyo na po, then sabihin po ang mantra na pagdating po sa pera, ang I am money magnet. Okay? I am money magnet. Money come to me, so mote it be. I claim it, I claim it, I claim it. Ayan, kailangan na yung bibig mo po ay nandito talaga, sinasabi mo po dito. Okay, ganon. Then after that, saka mo na po ito ilalagay dito sa pitaka o sa mga wallet nyo po. Okay, dito nyo po ilagay yan. Lagay nyo po yan. And then, yung dahon ng laurel, maaari lamang po natin itong palitan kada full moon din. O di kaya, maaari din palitan kada unang Friday ng buwan. Ayan, depende po sa inyo. So, mararamdaman nyo naman po ito. Okay, ayan. So, make it sure lamang na yung pera na inilagay nyo po dito ay hindi magagalaw sa loob ng isang linggo o 7 araw. Hayaan lang itong manatili na nandito talaga. Okay? Pangatlo na isa rin sa may re-recommenda natin na pwede natin gawin pagdating dito sa dahon ng laurel ay ang paglalagay po dito sa ilalim ng unan. Ayan. So, ang ganitong pamamaraan ay napaka-epektibo din. Lalong-lalo na kung kayo po ay mahilig sa sugal. Ayan, mahilig kayo sa sugal and then gusto mo maka-absorb ng mga numero, mahilig ka tumaya sa mga sweet rest, mga loto, mga ganyan. Ayan, makakatulong ito para ikaw ay maka-akit na mga swerteng numero na nababagay o para sa iyo talaga. Okay? Ang gagawin lamang po dito ay kumuha lamang ng mga papel. Okay? Kahit anong papel o di kaya mga tissue. Tulad po nito. Ayan, pwede tayo kumuha. And then, kumuha lamang ng isang piraso na dahon ng laurel, ilagay dito. Then, after that,
kumuha ng asin, magwisik ng kunting asin. Ayan, iwisik dito ang asin upang hindi po tayo mausog, di ba? Minsan tayo, pag tayo ay natutulog, di ba, nakakapanaginip tayo ng kakaiba o mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais. Ayan, so sa pamamagitan po ng asin o pagwiwisik ng asin ay makontra ang mga negative vibes or mga negative energy. Okay? So kailangan more on positive lang, di ba? So, ayan, titiklopin nyo lamang po ito. Ayan, tiklopin. Ayan, ganun po. Then after that, okay, then saka nyo na po ito sasabihin yung intention, kung ano yung purpose mo nito. Gaya ng sinabi natin, kung gusto mo makaakit ng mga numero, maka-absorb ng mga numero, ayan, sabihin nyo po dito. O di kaya kung ikaw naman po isang negosyante at gusto mo makaakit pa ng mga mamimili, ayan, pwede nyo rin po sabihin dito. O di kaya kung ikaw naman po ay may mga proyektong ginagawa ngayon or mga kailangan ng mga matinding decision making, okay, gusto mong makapag-adjust, mga ganyan. So, pwede rin po ito dito. So, marami siyang mga benefit ang paglalagay ng daon ng laurel sa ilalim ng unan, okay? And then, kapag ikaw po ay ready na, nasabi mo na po yung intention nyo po dito at nasambit mo na po ang affirmation na I claim it ng 3 beses. Kunwari, ito yung unan mo, and then ilagay nyo po yan dito, okay? Sa ilalim ng unan nyo po kung saan po kayo natutulog. O di kaya, pwede nyo rin po ito ilagay sa loob mismo ng pillowcase, okay? Ayan, pwede nyo po ito ilagay dito, then ipasok nyo po. Ayan, pwede rin po yung ganun po. And then, hayaan lamang po ito sa loob ng 3 araw. Okay, 3 araw po ito na nanatiling nasa loob lamang po ng iyong unan. Then, after that, the following day, pagkalipas ng 3 araw, ay pwede na po natin itong kunin. Okay, kunin muna po. And then, ang gagawin nyo po dito ay, syempre, susunugin lamang po natin ito. Sunugin. Then, ang abo nito ay isaaboy sa mga inodoro o lababo. Kung malapit sa ilog o dagat, maaaring doon natin itapon. Okay? Ayan. Kung sakali naman po ay, yan, nakapaniginip na po kayo ng mga numero, ayan, ay dali-dali agad na kumuha ng mga panulat. Then, isulat nyo po, i-take down nyo po. No, time to time. Okay, ngayon, unang araw ng gabi, hindi kayo nakapanaginip ng numero. And then, after pangalawang gabi, nakapaniginip kayo. Ayan, kailangan sa pagtulog nyo po ay mayroong kayong katabing mga papel and then mga ballpen dyan para madali nyo po itong maalala and then maisulat nyo agad yung mga lucky numbers. Okay? So, alam nyo na ano ang mga dapat nating gawin ngayong darating na full moon sa pamamagitan lamang ng dahon ng laurel, ang mabisang sangkap na ginagamit na pampaswerte. Disclaimer lang po, lahat ng mga ginagawa natin dito, ito po ay isang gabay lamang. At the end of the day, tayo pa rin po ang gagawa ng ating kapalaran. Sipag at syaga ang kinakailangan.